So welcome back mga Kagri Explorer, this is Ron's Farm Official. At kung di ka pa po nakasubscribe, please hit the subscribe button para lagi ka pong updated sa aking mga agri-ventures. Dahil dito po sa aking channel is you will learn and you will earn. So after mahaba-habang pahinga, I'm back at i-update ko po ngayon kayo sa ating itikan. Kung ano nung nga po ba ang lagay nila, kung ilan na po yung kanilang egg production, at kung ano-ano po yung mga challenges at mga problems na encounter namin. So without further ado, at wala na pong maraming sabi, tara, let's get into the video. Mga Kagri Explorer, nakita nyo na po ba yung ating mga alagang itik sa ating likuran? So yun na po, yan na yung mga layers natin, yung mga duck layers natin na pinalaki galing Seho hanggang po ngayon is 6 months old na po sila. So atin pong tatalakayin kung ilan na po yung kanilang egg production at kung ano na po ba yung update natin sa mga alaga nating itik. Kung nakaproduce na po ba tayo ng mga itlog alat o hindi pa po. So, ito pong mga itik natin, binili po natin ito noong December 17 at inalagaan po natin sila hanggang ngayon. Meron na po silang edad na 6 months noong June 17, mga Kagri Explorer. So, 6 months po yun na insakto sila noong June 17. At meron na po silang egg production ngayon na 3 trays mahigit everyday or daily na po yun sa kanila ngayong 6 months old po sila. Pero sa pansin po namin ng aking caretaker is unti-unti pong tumataas yung egg production nila at hopefully makamit po natin o magkaroon po sila ng egg production na 90%. Pataas po yun mga Kagri Explorer. At isa pa po pala, yung natira na lang pong mga itik natin is around 150 heads po mga Kagri Explorer. So bakit po 150 heads na lang po? Kasi po medyo naano po tayo sa binilhan natin. Hindi po pala lahat babae. Kaya mas mabuti po talaga siguro na meron po talaga tayong credible source mga Kagri Explorer, no? Kasi po sabi niya po babae po yun lahat at 200 daw po yung babae. Pero nung lumaki na po at chinek po namin, inisa-isa po namin ang pili yun mga Kagri Explorer, no? Hindi po pala 100% na totoong yung sinabi ng aming supplier. So meron lang po 150 plus sila piraso at sa ngayon po nag-yield na po o umiitlog na po sila ng 90 to 100 pieces a day mga Kagri Explorer. So napakaganda na po yun, around 65 to 70% egg production na po yun mga Kagri Explorer at sa ilan pa pong mga linggo sigurado pong tataas po yun. Mamaya po titingnan po natin ulit kung ilan po yung egg production nila ngayon kasi kahapon po is 92. Hindi ko lang po maalala pero parang 92. Ngayon po titingnan po natin kung ilan po yung egg production nila at para naman po ma-compare natin yung egg production nila nung nakalipas na araw. At ito na po no, dati po half lang po yung nilagyan po namin ng net. Ngayon po lahat na po yan. Bali kabilugan na po ng lupa namin dito, nilagyan po namin ng net. Sapagkat mga Kagri Explorer, napakarami po dito ang mga linta at mga kuhol na pwede pong makain ng ating mga bibe o itik mga Kagri Explorer. So yun po, at tingnan po muna natin kung ano po ba, kung ilan po ba yung egg production nila ngayon. Then, mamaya-maya po lamang, pagkatingin po natin ang production nila, is bababa po tayo dito para kunin po yung mga na-drop po nila ngayong umaga lamang po kasi alas 8 na po ngayon ng umaga at
inano po sila, no? Pinakawalan po sila galing sa kanilang housing ng around 7 a.m. po, mga kagre-explorer. So panigurado, yung mga late po na ng itlog is nakapag-itlog na po ngayon. At iwasan po natin na mababad po sa tubig o mainitan yung mga huling itlog po na initlog nila. Dapat kunin po kaagad. Kasi kapag mababad po yun sa tubig o kundi naman mainitan po is maari po yung masira sa pagbabad kung mag-iitlog alat po tayo. At yun pa po pala yung isa, mga kagre-explorer, no? I-update ko rin po kayo sa progress ng aming pag-iitlog na alat. Yay! Hindi pa po kasi na akin na vlog dati yung pag-iitlog ng alat po kasi nag-research po ako at sa experimentation stage po tayo. Baka po makapagturo ako ng o makapag-sabi po ako ng mga ways ng pagluto ng itlog na alat at hindi po pala maganda. At sa ngayon po, nakaproduce na po tayo ng marami-rami na pong itlog ng alat. At sa katunayan, kahapon po, nag-deliver po tayo sa Katiklan store namin ng 19 trays na itlog ng alat. At dadalhin ko po kayo doon sa lahat po ng proseso ng pag-iitlog ng alat is ipapakita po natin yan. Pati po yung mga deliveries natin at kung ano po yung galaw ng itlog ng alat sa market. At pati na rin po yung kita or yung income is i-reveal po natin yung lahat. Ibabahagi natin sa inyo. So yun po, no. Halina po kayo doon sa aming housing para tingnan po ang kanilang egg production. Nang sa ganun, makompare na po natin yung egg production nila yesterday sa ngayong egg production nila, mga kagre-explorer. So tara! So papunta na po tayo, mga kagre-explorer, no, sa ating itikan. Dami pong aso dito, mga kagre-explorer. So tara, punta po muna tayo. Medyo makumlimlim po ngayon yung ating panahon at napakaganda pong pagmasdan ng ating mga itik. Lalong-lalo na po at dito ang ating asawa at ang ating anak. Diyan po sila. Yan. I-enjoy po yung aking anak sa pagtitingin o panunood sa mga itik natin, mga kagre-explorer. Magiging morning routine na po namin ito. Nang sa ganoon, productive po tayo, mga kagre-explorer, no? At lagi po natin na namin kayong ma-update sa mga itik namin. So yan po sila, mga itik natin, mga kagre-explorer. Yan. Yan po sila sa medyo maputik. Then kapag medyo mapagod sila, dito naman po sila sa malalim-lalim. At actually po, mga kagre-explorer, doon po sila bahagi. Sa kabilang parte na po, mga kagre-explorer. Doon po sa kabila. Kasi lahat po ito, ang lupa namin dito, is napalibutan na po natin ng net. At doon ditong bahagi po, mga kagre-explorer, dyan, is matubig din po yan. Hanggang doon sa may coconut po na yun, mga kagre-explorer, is meron po yung tubig dyan. At pansinin nyo po, mga kagre-explorer, meron po tayong nakikitang medyo mga itlog po, no? O mga itlog, yun. Yan, may itlog po dyan. At marami po po yung nakakalat. Kukolekta po natin yan ngayong araw. Mamaya-maya lamang po. Kung titingnan po muna natin yung egg production nila, mga kagre-explorer, no? Kung ilan po. Kasi kahapon po is meron po silang 92 eggs. Kahapon, mga kagre-explorer, or 3 trays and 2 pieces ng itlog. So ito na po yung update ng ating itikan. Meron na po silang itlogan po, no? Mamaya po, bago sila ipasok dito, is papalitan po yung dayami na yan. So yan po yung ugali ng mga itik. Yan. Parang nagbo-borrow po sila, no? Hahanap po sila ng itlogan nila. At minsan po, meron po ditong matitirang itlog. Sa ngayon po, wala naman. Wala namang natirang itlog. I-check po natin doon sa kabila. Ito po yung isa pa. Pero parang hindi po ito permanent, no? Ginawa lamang po yan namin sapagkat hiniwalay nga po namin yung mga lalaking itik. So ito po yung mga lalaking itik. Napakarami po. Pero hindi po ito lahat mawawalan ng gamit. Kasi may order po ako na mga babaeng itik. At panigurado pong magagamit po yan. Nasa ganun, di po tayo magkaroon ng inbreeding na tinatawag, mga kagre-explorer.
Yun pa po, may itlog pa po doon. Yun po, kita nyo po yung itlog. Yan, mayroon pa pong itlog na isa. Hinanapin po natin yan. Marami po yan dito. At anuin po gagad natin kukunin para hindi na po maulanan, hindi na po mainitan. So tara mga ka-explorer, kukunin ko po muna yung itlog doon sa loob ng ating puguan. Then, ika-count po natin. So yun na nga po mga ka-explorer, dito po tayo ngayon sa loob ng ating puguan. So yan po no, yung mga feeds natin at yung mga napakagandang mga itlog ng hugo natin mga ka-explorer, napakaganda po yan. Napaka-quality po niyan mga ka-explorer no. Yan, tingnan po natin. Yan po mga ka-explorer. Bagong linis po yan lahat ng ating puguan. Ito po yung mga kahapon lamang po itong natirang itlog. Yan po yung mga natirang itlog natin kahapon. Wow! At ito po yung itlog ngayon. Wow! Ito po yung itlog nila ngayon. Yan mga ka-explorer. Still, maganda pa rin po yung pinapakitang performance ng mga itlog natin. Ang mga hugo natin. Bilangin po natin, no? Ilan po yung production nila. 5, 10, 15, 25, 35, 40, 55, 65, 75, 80, 5, 90, 98 po. 1.5 days na po yan. Kasi nga po, nag-harvest po kami nung isang araw ng alanganing oras. Pagkat may bumili po no, ng maramihan. Marami po yung binili. Kaya nag-harvest po sila dito ng alanganin ng oras mga ka-explorer. So may benta nga po kanina. Nakuha ko po at binigay sa akin kahapon na 1.6 at ngayon naman po eh meron na namang 1.2. So 2.8 po mga ka-explorer. At yun po yung dahilan. Kaya po nag-harvest po sila ng maaga-aga. At hindi naman po na-stress yung alaga natin pagkat ginagamitan po natin ng vitamins mga ka-explorer. So, ito na po pala yung itlog nila ng mga itik natin. Yan po pala yung gamit nating feeds. At ito po yung itlog nila mga ka-explorer. 90 pieces po yan mga ka-explorer at hanggang hapon pa po yan. Marami pa po silang iitlogin mamayang hapon mga ka-explorer. Bali ito po is umaga lang po ito. Bali initlog po nila ito ng hapon mga alas 6 PM ng hapon hanggang umaga lang po ito. Bali ito pong nakuha is galing lang po itong kulungan mga ka-explorer. At meron pa po yung mapupulot kasi po yung mga itik po talaga meron po talaga silang ugali. Maghuhulog po talaga ng itlog doon sa kanilang pinag roman o kanilang lugar po kung saan sila gumagala mga ka-explorer. So ngayon naman po kukunin po natin yung iilang mga na-drop po nila. Yay! Mga ka-explorer nung sa ganun po nga hindi na po iyan mabasa ng maigi o hindi na po iyan mababad sa tubig. At hindi na po hindi po masira mga ka-explorer. Pero po maghinahinay lang po tayo no kasi yung mga itik po natin eh magugulatin at hindi po dapat natin sila magulat nang hindi po maistorbo o hindi po ma-stress sila. So tara mga ka-explorer, hubadin na po natin ang ating tsinelas. Tara. So mga ka-explorer, susuungin na po natin, no? Yung putikan. Mga ka-explorer, susuungin natin yung putikan. Kung saan po yung mga itik natin. At hopefully po, makakuha tayo ng kahit konting itlog. Mga ka-explorer, kasi parang uulan po kasi. Oh no! Kailangan pong makuha agad yung itlog nila. Para naman po hindi masira. At di po maulanan. Yung mamayang hapon po na iitlogin nila is kukunin po natin mamaya. At saka po tayo makaka-finalize o
tsaka natin makikita talaga kung ilan po yung egg production nilang ngayong araw. So yan po mga kag explorer yung ano natin. Susuungin po natin yan. Sanay po tayo dyan kasi halos araw-araw po tayong dito sa farm. At kung may mga may emergency lang po tayo, no, nakakamiss. So yun mga kag-explorer, dahan-dahan lang po yung ating approach sa mga itik natin sa pagkatao magugulatin po sila. Yan, sa makikita nyo po na yan, parang umiiwas po sila sa tao. Kaya ang approach po natin, dapat ayan po sila, umiiwas po talaga sila sa iyo. Yan, kapag lapitan po ninyo yan, iiwas po talaga yan. Kahit po kayong nag-aalaga, hindi po yan may iiwasan. Kasi nga po, yung mga paitlugin po, kahit ano po, kahit manok, yeah, o itik, o pugo, is magugulatin po talaga sila. Ito po, yung una nating itlog na makukuha. Yan, yan po mga kag-explorer. Ito po yung itlog nila, napakaganda po, no? At hanapin pa po natin yung iba. Yung mga itik po kasi, gumagawa po sila ng parang mga pugad. At doon po sila umiitlog mga kag-explorer. At sa, tingnan nyo po naman yan, yung mga grass na yan, ang tataas po niyan. Isa-isahin po yung hanap mamaya ng ating caretaker namin mamaya. Parang nasa ganun ay hindi po siya mababad. Hindi po mababad sa ulan o sa init, mga kag-explorer, no? Yan po, hanapin po natin. Pero parang wala pa naman po silang itlog ngayon kasi maaga-aga pa po, no? Tingnan lang po natin kung ilan po yung ma-harvest natin. Ngayon, mukhang dalawa lang po yung nakita ko. Pero sige lang po, mamayang hapon, babalik po tayo dito and then titingnan po natin kung ilan po yung makukolekta nila, no? Para maano na po natin kung ilan yung kanilang egg production. Kasi kahapon po, 92. So hopefully ngayon, dumami po, no, yung itlog na mapulot natin. Bali, kahapon 92. Ngayon po, dalawa na po yung napulot natin. Dalawa na po. So this makes 892 pieces na rin po yung napulot natin ngayong umaga pa lamang po. Wala pa po yung mamayang hapon, mga kag-explorer. Kasi yung kahapon po na yun, counted na po doon hanggang hapon, mga kag-explorer, no? Hanggang hapon na po yun na itlog nila. At hindi na po tayo tatagal ng masyado dito sa... Hindi na po tayo tatagal ng masyado dito sa kanilang pinagagalaan. Baka mas stress po sila. Yun lamang po muna. Yung, ayun na po sila eh. Yun na po sila, oh. Yun na po sila, yun. Yun na po sila mga kag-explorer, yun. Nakita niyo po dyan. At aabutin po yan nila. Ililibutin nila yan lahat. Papunta dun. Tapos babalik sila dito. Dito po yung sila nagpapahinga. Dyan sa ilalim po ng kanilang pahingahan na yan, ng kanilang housing. Dyan po sila nagpapahinga. Mga kag-explorer. Yun. Yun lamang po sa ngayong araw mga kag-explorer at abangan pa po yung mga updates natin patungkol po sa paggagawa ng itlog na alat at kung ilan nga po ba yung total na egg production nila ngayong araw mga kag-explorer, i-update po namin kayo. So yun lamang po mga kag-explorer at sana is panoorin nyo pa po o mag-abang-abang pa po sa mga updates na namin sa aming itikan at puguan mga kag-explorer. So maraming salamat sa panonood mga kag-explorer at salute sa lahat ng mga farmers ngayon. Sana po ay malampasan nyo yung mga pinagdadaanan nating hirap, ha? Lalo na po ngayong masyadong mataas yung mga bilihin, yung mga inputs, farm inputs mataas po, tapos marami pang mga peste ngayon. Salute po sa inyo at patuloy lamang po at magsipag lang po tayo. Nang sa ganun is tayo po ay asenso at mabubuhay mga kag-explorer. Hanap buhay lang po tayo para po hindi po magutom yung mga taong umaasa sa atin, ating pamilya,
mga Kaagri-Explorer. Sure lamang po at see you soon sa mga susunod pong mga videos. Peace!